NTC released a cease and desist order to shut down ABS-CBN due to their expired franchise. And on May 4, 2020, the extension given to them is also expired. Enable for them to continue to operate, they have to apply for new franchise. It is not about suppressing the freedom of the press. Kabayan, if you like more videos, please click subscribe and the bell for you to continue to watch new upload videos from me, Joey Kase. Secret source. Ay, nag-text sa'yo. Ang sabi ni Manny, manginginig sila. Hindi magpapile, ni hindi magsasubmit ng dokumento yan. Kasi may track record na yun. Yan, ibig sabihin mo, ABS-CBN. Kasi may track record sila nung nakalipas na hindi sila wala silang pakialam sa hearing. Ang gusto nila, pag nagtama sila, ibigay na lang. Kasi nangyari na yan noon. Noon. 1995. Hinihilang nila, binigay agad. Ay, talaga. Tapos na. So ngayon, gusto nila. Hindi nga lang franchise binigay eh. Pati yung mga properties na hindi naman kanila binigay. Kaya naman. Eh, ano ba naman yung property? Basta alam ni Manny, ito siguradong stake na naman ito eh. Hindi magpapile yan. Basta angal lang sila ng angal, tira lang ng tira yung mga bata nila at lahat. Kasi meron na silang ibang formula. Meron na. Ibang plano na. 26 billion ang kanilang utang eh. Ibig mo sabihin, papakialaman pa nila yun? Bakit nila papakialaman yun? Hindi, hahabulin yung assets nila nung mga yun. Collateralized yan, pare. Merong isa pang dapat lumabas sa hearing. Kung ano, dati kasi walang rule na requiring yung franchise bago magbigay ng permit to operate or certificate of public convenience and necessity under PD 576A. So wala kang franchise, pwede ka mag-operate. No, provisional. Provisional. Diyan nga namihasa ang ABS. So may provisional under yung panahon ni Marcos. Kasi na, time na yun, walang Congress. At saka tinanggal niya lahat. Dissolve lahat ng mga franchises. Siya magbibigay para ma-rationalize. Kasi kung sino-sino na lang, tsaka kapatid niya ang naglalagay ng ano, ng kung ano-anong broadcast. May mga frequency na kinukuha na wala sa lugar. No, gigising ka na lang isang umaga, nakuha na yung frequency. So, ni-rationalize niya. Tapos, so, yung kinreate niya yung NTC. Yung NTC, for a while, habang nag-iintay nga ng franchise, allowed magbigay yung certificate. Provisional authority. Under those circumstances, kasi magulo noon at nirarationalize. Yeah. At saka wala ko sa kongreso noon. Tapos na ngayon yung rationalize. Hindi pa. Tumuloy-tuloy yan until recently, 2000 something or 1990. Kailan yung associated na case? 2003. Okay, 2003. So before that. Okay. Tuloy-tuloy lang. Ganon, allowed ang NTC. Nobody was questioning this. Kasi everybody Pero, was into it. Pero, nagkaroon ng 1987 constitution. Yes. Okay. Tapos, sometime after that, nagkaroon may KBP, di ba? Ang KBP, ang nag-request with the memorandum agreement with the National Telecommunications Commission to create a rule ng total may 87 constitution. No franchise, no broadcast. Okay. So yan ang umiiral ngayon. Yan ang iniintay kong lumabas sa Kongreso because nobody is talking about it. Nobody, tayo lang. Tsaka ano, dito lang sa IZ pinag-uusapan nito. Okay. Guess nyo, sino ang head ng KBP at the time? Kaninong representative? ABS. ABS-CBN. So madaling sabi, gumawa silang sariling multo. Sila ang biggest member ng KBP at the time. They were instrumental in getting that memorandum. You know how hard it is to get that. That is to eliminate competition. Exactly. That's what they were trying to do. Nagkaroon na sila. Nagbino sila lang, sa KBP. Kasi, hindi, GMA yun. ABS member pa. Member hanggang ngayon? Kontrolado nga nila eh. Kaya nga tayo, di ba? Si Sepoy ba yan? Yes! So, ngayon... Balik tayo. Ang tanong is, ano yung inangawa-ngawa nila na bigyan sila ng franchise? And they're trying to go back to the old rule. Yes. Pati sa Supreme Court, they're trying to go back to the old rule. So they're not telling
lumabas lahat yan. No, it was in the Supreme Court case associated. Yes. Nakalagay doon yung history nito. Okay. Nakalagay. So lalabas lahat yan doon sa hinihingi investigasyon ni Deputy Speaker. Speaker Pulong. Yes. Duterte. Oh. Yeah. Malas din naman. What ano? An amazing incident. Malas din naman. Malas din, malas. Pero sabi ng ABS-CBN daw, the company is not for sale. Yes. Ba't meron ba gustong bumili? Talaga? Kung ganyan kalaki problema nyo. Hindi pa natin pwedeng mapag-usapan ngayon nandito, pero meron ako alam na angulo dyan. No. Kaya lang, it's too early to tell. Sino ba may gusto mag-take over sa mga kontrata ng mga ano artista, nila? Ang lalaki niyan. Ang lalaki. Hindi lang yun. Pero sa laki na utang. Sino gusto mag-take over dyan? Unless... Nakakatakot yung utang. Oh. Unless... Bakla kung ang bilihan ay mura-mura. Pero kung ang ibabase nila eh, kasi malaki naman ang pa-assets namin. Again, in a broadcast, pwede naman kaming, halimbawa ako, magtatayo ako, makuha ko yung frequency ng Channel 2. No? Pwede naman akong magtayo sa Bulacan, no? Ano eh? From scratch? No, bas na yung manita. Bibilin mo, mag-a-apply ka ng frequency. Kuhanin mo yung frequency. Kung bilhin yung ABS-CBN, that's the way to go about it. Pero yung para sabihin mo, the company is not for sale, sino ba gustong bumili niyan? Ang napakadaming problema. If ever, payroll mo pa lang, 11 million ng iyong empleyado. Paano? Napakahirap. If ever, pwede pa rin, may paraan pa rin yan. Ibibili pa rin. If ever na mabili yan, ang mangyayari dyan, ay ang presyo ng bilihan dyan is below book value. Kasi asset sale na lang yan eh. And yung para empleyado naman sa ang meron ng rulings din 'di ba Trixie, Attorney Trixie, na yung empleyado pag binili kumpanya hindi kasama empleyado ay the old employer should pay the separation pay. 3 months na nga na binigay. Tapos priority lang sila as credit. Oh, preference credit. Credit sila. Okay. So malaking issue pa 'yon. Pero lumabas ang balita, 'di ba? Nasa news na. Ayala Group was interested in buying the frequency. Of course! Yung frequency lang. Yung frequency. Of course. Magagamit. Aanin ba naman ang Ayala? At hindi lang Ayala interested dyan. Oo. Una, lahat ng telecoms company. Gusto interested dyan, of course. Napakaganda niyan eh. So, paliwanag natin sa mga tao kung bakit na pinag... Tisisintiran talaga yung frequency ng Channel 2. Okay. Kasi unang-una yan sa spectrum. Okay. So lamang na sila. Yung malalaking sound waves, yung sa ABS-CBN, yan ho yung, yan yung wave of the future. Mm. Yung frequency kasi nung iba, nung mga ibang telephone, yung maliliit lang ganon. Madaling mabara. Mm. Yung frequency nung hawak nung Channel 2, yan ho yung tumatawid ng bundok. Oo. Yan, yung malalaki. Oo. Kaya sought after yan in the industry. Yes. Kumbaga to, ito yung frequency naman na hawak ng San Miguel nun, kumbaga sa telephony. Oo. No? Yun yung gustong-gusto nila dahil yung mga makabagong technology ngayon. Yun ang kailangan. Yun ang kailangan. Oo. Kaya so, kaya nga tanong sa kanila dati, bakit kayo pa mayroong frequency nito? Hawak nyo na yan from the very start. Ang tagal na yan. Hindi, galing sa Amerikano yan eh. Oh, hindi nga. Binili nila from the Americans yung frequency na yun. So, ganun katagal na, panahon pa na Amerikano. Hindi, kaya nga sinasabi sa kanila, pwede bang kami naman? Kasi state-owned yan eh. Hindi naman sa inyo yan eh. Hindi naman forever. Hindi naman yan PESA na registration forever. Meron forever sa PESA. Ito hindi pwede. Frequency. And deeper registered sa PESA. CESA. PESA. Nakasilip ako ng bagong angulo. Magpapadala ako ngayon ng letter sa Office of the President asking for investigation of all the companies or corporations or locators in PESA, particularly during the time of Noynoy. Kasi baka mami ginagawa ng nilang tax avoidance. Ito yan, Lali. Yung Big Dipper is just one, yan. Ngayon, ang dapat na investigahin mo rin, pa-investiga mo na lahat, bakit nagkaroon kayo, paano kayo nagkaroon,
At ano yung ginagawa ng 133 na family enterprises ninyo at saka 77 na subsidiaries under ABS-CBN flagship? Mm. Oo nga. Yun. Oo. Ano itong mga ito? Mayroon silang listahan eh. Wow. Mayroon silang listahan. Ang kausapin mo dyan, yun napaka... Walang ibig sabihin na ano to, na investigative ano, analytics at financial services company. Dan and Bradstreet lang. Ayun, independent. Mm. Malitsugin lang. Malitsugin. Buong, lahat ng business sa buong mundo, umaasa lang dyan for information. Wala kang kwenta-kwentang. Wala kang kwenta-kwentang outfit dyan. Hindi ba? Yun lang nagsabi na mayroon 133 companies at saka 77 subsidiaries associated with a company called ABS-CBN. Lopez Incorporated. Lopez. Parent company, sinabi ng Dan and Barats. Ayaw ko nga maniwala eh. Ang dami naman nito, sabi ko sa sarili ko eh. Ganito, yung Lopez Inc. na yon, yan yung holding company ng mga Lopez Group. Mm. Yung Lopez Inc. na yon, yung mga holdings nila sa iba-ibang kumpanya, kasama na dun yung ABS-CBN. Yes. Yun ang may hawak. Yan ang... Kumbaga, yan ang grandfather. Mm. After that, nandyan yung dati yung mga holdings nila sa Meralco. Holdings. Yung holdings nila sa First Philippine Holdings. Yes. Yung holdings nila sa First Power. Mm. Yan, yung mga ganun. Yan yung Lopez Inc. na yun. Yan, kumbaga, yan yung family ng Lopezes. Marami ngayon sinasabi ni Jonat, nanganak na yung mga kumpanya dyan under the Lopez Inc. Na related sa ABS-CBN. Mm. Bakit hindi ABS-CBN ang parent. Yeah. Bakit ang holdings na doon sa Lopez? Eto ABS-CBN, may mga ibang stockholders. Yeah. Okay. Si Jonathan isa doon. Yung ibang stockholders doon, pati yung Philippine Depository Receipts, stockholder ng ABS-CBN. Kung nagtayo ka ng kumpanya at hindi ABS-CBN na may-ari at dinerecho mo sa Lopez, eh medyo iniisahan mo. Oh, iniisahan mo yung mga tao. ABS-CBN. Condemning the act of Soljan Kalida and NTC is depriving the right to execute their duties under oath. Kabayan, base naman sa akin, ito po ang aking kuro-kuro. Ito ba ang dahilan, pagkakautang na laki na ito at yung mga taong naging instrumento para paboran na mabigyan ng ganito kalaking halaga ng pagkakautang ang kumpanyang ito? Kaya nag-i-effort ngayon yung ibang mga nakaupo sa gobyerno na tulungan at suportahan ang kumpanyang yan para muling makakuha ng franchise na ganun na lamang kadali kahit hindi na kailangang tawagin at bigyan ng pagpapaliwanag ang kumpanyang ito. Ito ba ang iniiwasan nila para kalkalin yung katotohanan about sa dahilan ng laki ng pagkakautang na ito at kanilang pananagutan sa mga nagpautang sa kanila? Sino-sino kaya ang mga nasa likod ng ganitong klase ng kalakaran? Ito rin ba ang dahilan kung bakit puwersahan na lamang nilang gustong makuha agad-agad ang prangkisa sa pamamagitan ng pagma-mind conditioning sa mga taong kakampi sa kanila para ipaglaban sila na manatili sa pag-operasyon kahit na walang tamang dokumento? Ito ba ang dahilan kung bakit inaasahan muli natin na magkakaroon ng people power? Kabayan, gising na. Sana matutunan na natin na hayaan natin na ang rule of law ang siyang kumilos at magbigay ng hustisya, kalkalin ang mga bagay na dapat na magkaroon ng kaliwanagan at kalinawan sa sangkatauhan. Panahon na para ituwid natin yung mga bagay na matagal ng taon na naglalaro sa ating isipan at wala tayong sapat na ideya. Panahon na para magkaroon ng reform ang ating government. Tulungan po natin yung mga tunay na nagpapatupad ng totoong batas at papanagutin yung mga dapat na managot dahil yan po ang dapat na mangyari. Kabayan, drop your opinions. Joey Kase. Don't forget to subscribe. Thank you.